Kapag ikaw ay may sakit, una mong naiisip ay doktor. Paano kung wala kang pampadoktor, edi babagsak ka ngayon sa albularyo? Paano din kung ang albularyo na iyong napuntahan ay mali? Gaano kahirap ang pagsubok na iyong haharapin pag dito ka napunta? Yan ang kwento natin ngayong araw na ito na may pinamagatang Kulto Nagpapanggap na Albularyo. Mapagpalang araw sa iyo, Commander JH. Ako po si Leonard. Leo kung tawagin sa amin. Nais ko pong ibahagi ang kwento ko na nakakatakot. Magpahanggang sa ngayon ay sariwa pa din sa aking isipan. At minsan, napapanaginipan ko pa nga ito, Commander. Taon ng 1976 po ito nangyari dito sa aming probinsya sa Visayas. Hindi ko na lamang po sasabihin kung saan sa Visayas dahil ayokong makasira ng paniniwala ng ibang mga tao. Mahirap na po na makasuhan pa. Ganito po ang kwento ko. Isang araw habang ako ay nagtatabas sa aming lupain, nakatama siguro ako nang hindi ko nakikita. Kaya kinagabihan, nakaramdam ako ng kakaiba. Madali kong sinabi kay nanay at tatay na meron akong karamdaman na tila ba hindi ko maintindihan. Sinabi sa akin ng tatay ko na ako ay dadalhin sa ospital. Nung dalhin ako doon, hindi kami tinanggap nang dahil nga sa kulang kami sa pera. Merong isang doktor na nagsabi, ang sabi noon ay mabuti na lang hindi kayo tinanggap dahil hindi kayo mapapagaling ng doktor dito. Yung sakit mo, iho, ay dapat sa albularyo ka magpatingin. Yun daw ang sinabi ng doktor. Walang nagawa si tatay at nanay. Tama nga naman, kulang kami sa pera kaya hindi kami tinanggap. Noong palabas na kami ng hospital ay meron kaming nasalubong na lalaki. Tila ba nagmamalasakit ito sa amin? Ang sabi niya, Mukhang hindi ho yata kayo tinanggap ng hospital. Ano ho bang nangyari? Kuya kasi ano ayaw kami tanggapin dahil nga kulang kami sa pera. Alam niyo ho kasi, yung sakit ng anak mo hindi naman po yan pang doktor . Meron po akong kilalang albularyo, baka gusto nyo Ituro ko yung bahay para mapagaling po yung anak nyo. Talaga po, saan po ba yun? Tara po at sumakay na lang tayo sa aking tricycle. Idinala kami, Commander, sa isang kubo. Yung kubo na ito ay nag-iisa lang sa gitna ng kagubatan. Tao po, andyan po ba yung kaibigan ko? Kaibigan, may dala akong pasyente para sa ito. Kailangan na kailangan kanila. Nung bumukas yung pintuan, Commander, bumungad sa amin yung lalaking nakahubad na maraming tato. May kalakihan ang kanyang tiyan, tapos yung itsura niya ay medyo nakakatakot. Nakahubad na ito, tapos sa tagiliran niya ay merong nakasukbit na mukhang may kahabaan na itak. Nung magsalita yun, Berting, andiyan ka pala. Sino tong mga kasama mo? Pasyente. Hindi tinanggap ng ospital. Kaya, sinama ko na rito. Ganun ba? Pumasok ko kayo. Pagpasok namin, Commander, ang pakiramdam ko noon, tila ba nawala yung pamamaga ng aking kamay tapos yung pagkahilo. Iho, nabati ka. Kuya, medyo nahihilo pa po ako ng konti. Ganun ba? Umihip lang siya na ganun, Commander, yung hilo ko ay nawala. Ni hindi niya man lang ako hinawakan, pero pinakitahan niya kami ng himala. Magaling ka na. Alam mo kasi, kaya ka tinatablan ng mga ganyan-ganyan dahil kulang ka sa pananampalataya. Kung ako sa iyo
gandahan mo ang pananampalataya mo sa ama at siguraduhin mo na ikaw ay hindi magkakaroon ng kasalanan. Pero alam mo, magagawa mo yan bata kung madalas kang nagdarasal at kung gusto mo, ha, meron kaming samahan na mas mapapalapit ka sa Panginoon, no? Talaga po? Oo. Ah, kuya, ikaw bang tatay nito? Oo po, ako po. Eh, kung gusto mo, itong anak mo, para hindi na tinatablan ng mga ganyang laman lupa, mas mainam pa eh, isama mo sila sa aming grupo. Ang grupo namin ay talaga namang naglilingkod sa Panginoon. Eh, ano ho bang grupo nyo? Basta, hindi mo naman siya, hindi mo naman siya masasabing masama. Dahil kasi, ang grupo namin ay nakakagawa ng himala. Kagaya niyan, yung anak mo hindi ko pa hinawakan, pero gumaling na. Ano, mag-isip ka na maigi. Mukhang ayos po yung sinasabi niyo na yan, ah. Oh, siya, sige po, ah. Magkano ho bang tatanggapin niyo po na galing po sa amin? Ano ka mo? Nang iinsulto ka ba? Ho, ay hindi ho. Eh, tinatanong ko lang naman po. Hindi kami tumatanggap ng kung anong pera. Sige, aasahan ko ang pagbabalik niyo upang ang anak mo ay isapin mo sa aming samahan. Ay, sige po. Tuwang-tuwa ako, Commander, dahil sa ganun lang ay napagaling ako ng tao na yun. Yung nanay at tatay ko, kumbinsido na ako ay isapi doon nang dahil nga nakakagawa sila ng himala. Lumipas ang isang linggo at bumalik ako sa bahay na yun. Oh, iho, mabuti naman at napag-isip-isip mo na bumalik dito at nang sa ganun eh makapaglingkod ka sa Panginoon. Opo, pinayagan po kasi ako ng nanay at tatay. Magaling. Berting! Pa! Asikasuhin mo muna itong ating bisita. Pakainin mo muna. Ah, sige po, sige po. Nung kumakain ako, Commander, may tumatawag sa labas ng bahay niya. Ang sabi ni Berting, ito raw ay magpapagamot. Dagdag pa niya, panoorin ko raw kung paano manggamot ang kanyang maestro at nang makakita raw siya ng matinding himala. Magandang araw po sa inyo. Magpapagamot ho ba kayo? Wika ng lalaking nakahubad na tadtad ng tato. Siya nga pala, Commander. Iyon po yung tinatawag na kulto na nagpapanggap na manggagamot. Ayaw na ayaw ko po ito bigyan ng pangalan dahil natatakot po ako. Tuloy po tayo sa kwento. Magandang araw po. Magpapagamot po sana kami. Wika ng pasyente. Ah, alam ko na ang sakit mo. Nakulam ka ba, iha? Opo, eh, kinulam po yata ako ng lola ng dati kong boyfriend. Ganun ba? Halika rito. Nagulat ako sa ginawa niya. Dahil yung pasyente na babae ay bigla niyang sinabunutan at sinikmuraan. Yung babae ay napaiyak. Maya-maya pa bigla itong tumawa ng hindi mo maintindihan yung mga sinasabi niya. Nung magtagalog ito. Sa dinami-dami ng dapat lapitan ng aking biktima, bakit sa kagaya mo pa? Bakit? Anong problema, ha, bruha? Yung babaeng ito, ginawan ko ng hindi maganda tapos dadagdagan mo pa. Anong ibig mong sabihin, ha? Huwag mo akong lokohin. Kilala kita. Ano, paggagalingin mo yung babaeng ito? Kikitilin mo ang buhay ko tapos ano, lulokohin mo? Isasapi mo sa walang kwentang samahan nyo? Sige, walang problema. Hindi mo na siya kailangan pang pagalingin dahil ako mismo ang magkukusang magpagaling. Sana lang huwag ka nang makauto ng iba pang mga tao. Kung gaano kasi kami kasama, mas masama pa kayo.
At nung mawala na yung nakasapi, Commander, yung babae ay tila ba sobrang lakas. Nagtataka pa nga siya kung paano siya nakapunta sa bahay ng taong yun. Kinausap niya yung babae. Iha, magaling ka na. Sino ba yung gumugulo sa inyo yun, ha? Ano po yata eh. Parang kakilala po ng ex-boyfriend ko. Ah, wala na siya. Pinatay ko na. Talaga po? Oo. Oh, siya nga pala, iha. Tagasan ka? Taga dito lang din po kasi ako eh. Eh, may nakapagsabi lang po sa akin na yung boyfriend ko nga po ay dati ko po palang boyfriend eh, parang pinakukulam po ako. Ganun. Eh, kung ako sa'yo, para hindi ka natablan ng kulam, sumapi ka na lang sa amin. Ano po yun? Ang ibig kong sabihin, sumapi ka na lang sa aming samahan para yung mga ganyan eh, iwaksin ang iyong kaisipan. Dito sa aming samahan, dito mo makikilala ang tunay na Panginoon. Talaga po? Oo naman. Napaniwala na naman ng tao na yon yung kanyang pasyente, kaya yung babae, Commander, ay nakasama ko. Sa isang buwan na lumipas, puro panggagamot lang ang ginagawa niya, wala naman siyang pinapakilala sa amin na grupo. At nung makaipon siya ng 10 tao, at isa ako dito, isinama niya kami sa isang napakatahimik na lugar, yung tipong mukhang hindi na nararating ng mga tao. Dito namin nakita yung sinasabi niyang samahan. Merong mga tao doon na nakasuot ng purong itim at nakataklob ang kanilang ulo. Leo, heto na ang sinasabi ko sa iyo. Lahat kami rito ay anak ng Panginoon. Bakit po dito po sila nagkukuta? Kasi ang aming samahan ay bawal na makita ng iba. Lahat kami ay merong alituntunin na magsama rito ng mga pwedeng maniwala sa aming ginagawa. Halika, isasama kita. Idinala niya kami mismo sa gitna. Yung mga nandoon naman ay hindi man lang kumikibo, Commander. Naitanong ko sa aking isipan, wala bang mata ang mga ito? Hindi ba nila kami naririnig? Kasi nung daanan namin sila, wala man lang umiimik na maski na isa. Yung tao na yun ay tumungtong sa isang bato na medyo may kataasan, tapos nagsalita ito ng, "Mga kasama, narito na ang aking mga disipulo." Nung sabihin niya yun, yung mga kasama niyang mga nakataklob ang ulo ay tumingalas sa kanya. Nagpalakpakan ang mga ito, pero hindi pa rin sila nagsasalita, hanggang sa sinabi muli ng tao na yun, "Mga kasama, ang aking mga disipulo ay handang sumanib at maniwala sa ating Panginoon. Asahan nyo na maski isa sa kanila ay walang tatakas sa atin, lahat ng ating ipag-uutos ay kanilang susundin." Matapos nun, Commander, yung mga nakataklob ang ulo, lumapit ito sa amin tapos merong isinuot sa aming liig. Nung tignan ko ito, triangle siya tapos merong isang mata sa gitna. Bigla akong nahilo at nung natumba ako, huling nakita ko na lang, yung mga kasama ko ay bigla ring natumba. Hindi ko na alam ang sumunod na pangyayari. Nung magising ako ay naroroon ako sa isang kubo, tapos may mga nakatulos na kandila na nakapalibot sa akin. Ang pinagtatakahan ko, bakit hindi ako makatayo? Pag tinitignan ko naman yung magkabila kong kamay at paa, wala namang nakatali sa akin. Gising na ako pero hindi ko maigalaw yung katawan ko hanggang sa nagsalita ako ng napakalakas at nung wala talagang nakakarinig sa akin. At nung magsalita na ako ng hindi maganda, biglang bumukas yung kubo at may pumasok na lalaki na nakataklob ang ulo. "Leo, ayusin mo yung pananalita mo. Nasa lugar ka na, banal. Pwede ba?"
Nabosesan ko siya, Commander, at kung hindi ako nagkakamali, siya si Berting. Berting, pakawalan mo ko rito. Hindi. Tsaka, hindi ka naman tinali ah. Sa ngayon ay hindi pa tapos ang ginagawang proseso sa'yo. Mag-antay ka na lang kung kailan darating si Supremo. Sinong Supremo? Basta, diyan ka na lang. Yung tinutukoy niya na Supremo, Commander, walang iba kung hindi yung kulto na nagpapanggap na albularyo na siyang humikayat sa akin upang sumama sa kanilang grupo. At nung dumating na yung Supremo na yon, nakasuot na siya ng purong itim at may taklob din sa ulo. Mabuti naman, Leo. Gising ka na pala. Ay, kayo po pala ang Supremo po rito? Oo, ako nga. Ako ang pinuno rito na kung tawagin ay Supremo. Ano, babangon ka na ba? Hindi nga po ako makabangon. Halika. Inabot niya ang aking kamay. Napakadali niya akong binangon, Commander, at heto ang aking pinagtatakahan. Kanina lamang ay hindi ako makabangon, pero nung hawakan niya ako, walang hirap ang pagpapatayo niya sa akin. Halika. Sa ngayon ay malapit ka na maging talagang kasapin ng aming samahan. Nasaan po yung mga kasama ko? Naroon, tignan mo sila. Yung kasama naming mga babae, Commander, kausap nila yung iba pang mga lalaki doon na nakataklob ang ulo. Ang pinagtatakahan ko pa, tila ba sobrang close na sila? Nakikita ko nga na kapag nag-uusap sila ay halos magkadikit na yung kanilang katawan. Sinabi sa akin ng tinatawag nilang Supremo na mukhang nagkakaibigan na sila. Tignan mo ang kasama mong isa, yung babae. Mukhang nag-iibigan na sila ng isa kong miyembro. E, ano pong mangyayari po doon? Magiging mag-asawa sila at dito sila ikakasal. Nung sabihin niya yun, Commander, dito na ako nagtataka. Mukhang hindi yata sa Panginoon ang dapat naming gawin dito dahil ito ay gawaing kabulastugan. Opo, kabulastugan ang naisip ko nung mga oras na ito. At isa pa, Commander, nasaan yung sinasabi nilang samahan na nakakagawa ng himala? Eh hindi ko naman ito nakikita, mentres ang nakikita ko sa araw-araw ay nadadagdagan yung mga nire-recruit na mga tao. Isang gabi, tulog na ang lahat. Ako ay nag-iisa sa aking kwarto. Lumabas ako dahil tila ba meron akong naririnig sa labas. Paglabas ko, nakakita ako ng medyo may kalakasan na sunog. Nung lapitan ko ito, maniwala ka o hindi, Commander, sa sunog na yun ay merong nakaupo at nakayuko. Natulala ako. Ano yun? Anong klaseng nilalang yun? Nasusunog siya sa gitna ng apoy pero hindi man lang ito gumagalaw. Naisip ko na mukhang hindi ito tao. At nung gumalaw siya ay tumayo siya. At bigla itong tumingin sa akin. Maniwala ka o hindi, Commander, ang nakita ko ay isang demonyo na nagliliwanag ang katawan gamit ang apoy. Lumapit ka sa akin. Halika rito. Habang sinasabi niya yun, tila ba na-hypnotize ako, Commander, dahil lumapit ako sa kanya. Hindi ko mapigilan ang sarili ko sa paghakbang hanggang sa abutin niya ang aking kamay. Bumalik lang ang aking wisyo nung abutin niya yung kamay ko dahil napaso ako. Aray! Sino ka? Takot na takot ako, Commander, hanggang sa gumapang na lang ako papalayo sa kanya. Nung muli ko siyang lingunin ay wala na siya. Pero nung tumayo ako ay nagulat ako dahil nasa harapan ko si Berting. Oh, Leo, ba't ka gumagapang kanina? Sa pagaling, ha? Nagdahilan na lang ako, Commander, na ako ay nadapa.
Pero sa palagay ko, nakita ni Berting yung buong pangyayari kung bakit ako gumagapang. Berting, kasi natapa ako, umihi lang ako eh. Ah, ganun ba? Sige na, bumalik ka na sa higaan mo at bukas ng umaga. Marami tayong gagawin. Pagsapit ng umaga, Commander, yung tinatawag na Supremo ay nagpatawag ng pulong. Ayon sa kanya, lahat daw kami ay pupunta ng bayan upang manghikayat pa ng ibang mga tao na gustong maglingkod sa Ama. Heto, Commander, ang isa sa ginawa kong dahilan upang makatakas nang dahil sa buo na ang aking paniniwala na ang aking nasapian ay hindi tunay na sa Ama at yung tinatawag na Supremo na ito ay siya, yung tinatawag din na nagpapanggap na albularyo na isang kulto. Nung tumakas ako, Commander, madali akong umuwi sa amin. Sinabi ko sa nanay at tatay ko na kami ay umalis na sa lugar na ito dahil siguradong susundan ako ng mga kasamahan ko at baka kung ano pa ang gawin sa amin nito. Yung tatay at nanay ko ay hindi naniniwala. Bakit daw? Ano daw ang dahilan? Ganun pa man, Commander, ako na lang mismo mag-isa ang tumakas. Sinabihan ko na lang sila tatay na kung sakaling merong mag-iikot dito sa bahay na kakaiba, madali silang magsumbong sa pulis. Nung tumakas ako, Commander, gumawi ako ng Cebu. Dito ay medyo nakahinga na ako ng konti, kaya lamang gabi-gabi ako, Commander, dinadalaw sa panaginip ng Supremo na ito hanggang sa isang gabi. Akala ko totoo na ang nangyayari dahil nakakita ako ng isang lalaki na nakatayo sa paahan ng aking higaan. Akala ko talaga totoo, Commander, dahil kitang-kita ko na yung nagpakita sa akin doon walang iba kung hindi yung Supremo ng mga kulto. At nung mahimasmasan ako, Commander, hindi pala totoo ang nakita ko. Hanggang sa lumipas ang isang linggo, nagkaroon ako ng isang tapat na kaibigan na matatawag mong lehitimo na merong nalalaman sa lihim na karunungan. Sinabi niya sa akin na isasama niya ako sa bahay ng kanyang lolo. Yung lolo niya ay isang babaylan. Kaya daw nitong tanggalin ang aking karamdaman. Pagdating namin sa bahay ng lolo niya, ang bati sa akin nito. Ha! Ikaw pala yung sinasabi ng aking apo. Halika, pumasok ka sa akin. Sige po. Pag-upo ko palang, Commander, hinawakan niya agad yung ulo ko tapos nakipagtitigan siya sa akin. Walang kwenta ito, kulto. Walang kwenta yan. Sige, ganito. Akong bahala dyan, kakausapin ko sila. Naitanong ko sa kaibigan ko kung ano ba ang kakayanan ng kanyang lolo nang dahil sa isa nga itong babaylan. Yung lolo daw niya ay may kakayanan makipag-usap sa kalikasan, kaya din itong makipag-communication sa iba-iba pang klase na nilalang ng kadiliman katulad ng kulto. Ganun lang naman ang ginawa niya sa akin, Commander, wala nang iba hanggang sa lumilipas nang lumilipas yung araw. Hindi na nagpapakita sa aking panaginip yung Supremo na yun. Hanggang sa lumipas ang isang taon, okay na ako. Napagdesisyonan ko na umuwi sa amin. Pag-uwi ko, Commander, nang lumo ako sa balita. Dahil matagal na rin palang patay ang aking nanay at tatay. Ayon sa kwento ng ibang tao sa amin, yung nanay at tatay ko pati na rin yung iba ko pang kapatid ay pinatay ng mga tao na hindi basta makikilala. Dahil ang mga ito raw ay nakasuot ng purong itim at yung mga mukha nila, mata lang daw ang makikita mo. Nung sabihin yon ng mga tao sa amin, alam ko na kung sino ang may gawa nun. Pinagsisisihan ko, Commander, kung bakit ako ay sumapi sa kanilang walang kwentang samahan. Namumuo sa aking isipan na isang araw gaganti ako at pag nakakuha ako ng pagkakataon ay hindi ko titirhan ng buhay yung gumawa nun sa aking mga magulang. Mula noon hanggang ngayon, Commander,
Hindi ko naman na sila nakita pero iniisip ko at ipinapanalangin ko na sana isang araw mag-cross ang landas namin ng tinatawag na supremo na yun. Kahit pa sabihin na ako ay kanyang mapatay, masaksak ko lang siya minsan ay masaya na po ako. Hanggang dito lang po, Commander Jan, ang aking kwento. Sana po ay mapili mo ito at maiere sa iyong channel. Ako po ay matagal mo ng avid listener at kahit na sabihin na hindi ka maganda magkwento, mas pinili ko na sa iyo magbahagi ng kwento dahil para sa akin maganda ang pagkukwento mo at talaga namang buhay na buhay ang istorya na nilalapag mo sa iyong channel. God bless po sa iyo, Commander, at mag-iingat ka po palagi. Maraming salamat po sa iyo, Kuya Leonard or Leo, sa pagbabahagi ng iyong nakakatakot na kwento. Alam nyo ba, no, konting kaalaman lang, yung ibang mga albularyong kaliwa dito rin natuto sa kulto. Kaya nga lang hindi nila alam na mali ang kanilang pinapaniwalaan. Kaya nga sila ay nababaliw, nakesyo nakakakita sila ng demonyo, nakesyo lumaban daw sila sa demonyo. Yan po ang totoo. Nakakakuha sila ng maling aral tapos ang nagiging maestro pa nila ay kulto. Yung kulto na yun hindi ipapakita sa kanila yung tunay na samahan hanggang sa lilinlangin siya nito at yung tao na yun ay magiging albularyo din. Kaya nga lang, mali po ang kanyang paniniwala. Yung tipong nakakasambit ka ng dasal na hindi mo naman alam kung anong ibig sabihin nun eh. Pero para sa'yo, tama yun. Pero ang hindi mo alam kada sambit mo ng maling letra na hindi galing sa tunay na ama, ngayon ang mangyayari, isinasanla mo na pala yung sarili mo. Sa alam niyo na. Basta yun. Yun ang katotohanan po dun. Maraming salamat po ulit, Kuya Leo, sa pagsubaybay sa aking channel at sa pag-share ng iyong kwento. Payo ko lang po sa'yo, mag-iingat ka pa rin. Okay? Kasi baka dumating ang araw na mag-cross nga ang landas mo niyan. Kung sakali man mag-cross ang landas niyo, huwag mo nang anuhin yan. Iligtas mo lang sarili mo, yun ang importante. Pagpasa Diyos mo na lang yung nangyari. Salamat po.